naman ang advice ng mga eksperto, manatiling hydrated by drinking water. Bukod sa pag-inom ng tubig, isa pang mabuting gawin ay kumain ng mga water-based fruits tulad ng pakwan o watermelon. Kaya naman para sa unang episode ng Bits and Pieces, ipapakita namin sa inyo ang mga DIY projects kung saan pakwan, at isa pang pakwan ng bida. Ihahatid namin ang lahat ng yan dito sa programa kung saan hindi lang tayo magiging hands-on, sama-sama pa tayong magiging malikhain. Kaya tara na, let's be makers from Bits and Pieces! Lipas ng panahon, naging kasing kahulugan na ng pakwan o watermelon ang summer at picnic. Ang refreshing quality at sweet taste nito ay nakatutulong upang labanan ng matinding init. Idagdag pa na isa itong guilt-free dessert na talaga namang nai-enjoy both kids and adults. At para mas appetizing pa ang pagkain niyo ng pakwan, bakit hindi ito gawing cake? Ang mga kailangan? Una, hiwain ang ibabaw at ilalim na parte ng pakwan. Ng bahagi ng pakwan at ilagay ito sa plato. Gamit ang maliit na measuring spoon, mag-scoop ng watermelon balls mula sa sliced watermelon part at isa-isa itong ilagay sa ibabaw ng ating watermelon base. Bilang panghuli, palamigin muna ito bago i-serve. Watermelon flesh, alam nyo ba na mapapakinabangan nyo rin ang rind o balat nito? Pero sa halip na ihalo ito sa pagkain, 2 unique uses ng watermelon rind ang ipapakita namin sa inyo. Una na dyan, ang watermelon jug. Hiwain ang ibabaw na parte ng pakwan. Gamit ang kutsara, tanggalin ang laman ng pakwan. Gamit naman ang metal skewer, gumawa ng butas sa ibabang bahagi ng pakwan. Pagkasya na ang faucet, isecure ito gamit ang O-ring.
bago gamitin, siguraduhin hindi naglilik ang inyong jug sa pamamagitan ng paglalagay ng tubig. Kapag safe nang gamitin, salinan na ito ng inuming nais. Maaari ding gawing juice ang watermelon flesh na itinabi. Mahilig ba kayo sa jelly o gelatin? Kung oo, narito ang isa pang paraan kung saan mas mai-enjoy ang pagkain nito gamit ang pakwan. Sa gitna ang pakwan. Gamit ang kutsara, tanggalin ang watermelon flesh. Sunod na gawin ang gelatin. Ihalo ang isang sachet ng gelatin sa 6 cups of water. Sunod na ilagay ang asukal. Ibuhos ang gelatin mixture sa ating watermelon bowl. Maghintay ng 10 minuto bago ito ilagay sa refrigerator para tuluyang lumamig. After chilling, pwede na itong hatiin at iserve. Planning to throw a party this hot season? Bakit hindi subukan ng watermelon theme party? Para talaga namang ma-achieve natin ng watermelon party, bukod sa mga nauna na nating projects, gagawa rin tayo ng watermelon-inspired placemat. Bukod sa placemat, pwede rin tayong makagawa ng watermelon-inspired gift wrapper.
mawawala ang token or giveaway sa isang event o okasyon. Kaya para makumpleto na ang ating watermelon-inspired party, gagawa tayo ng watermelon fan na siguradong ma-enjoy ng mga bisita ngayong patuloy nating nararamdaman ang init ng panahon. Para simulan yan, narito ang mga kailangan. Pirasong paper plate, gumupit ng V-shape upang makabuo ng watermelon edge. Kulay ng pula o pink poster paint ang gitnang bahagi ng ginupit na paper plate. Ng green poster paint, kulay naman ang gilid nito. Gamit naman ng white o puting paint, maglagay ng border sa pagitan ng green and pink color. Gamitin naman ang kabilang dulo ng paintbrush para makagawa ng watermelon seeds. For the handle, gumamit muli ng green poster paint para kulayan ng popsicle sticks. Kapag tuyo na ang paint, idikit ang popsicle stick sa likod ng paper plate gamit ang glue stick. Sa pagkain ng pakwan. Sana ay nabusog namin kayo sa mga bagong ideas mula sa mga pinakita naming watermelon-inspired projects. Kaya samahan kami muli next episode para sa mga panibagong set ng DIY projects kung saan hindi lang tayo magiging hands-on, sama-sama pa tayong magiging malikhain. Dito lang yan syempre sa programa kung saan lahat tayo ay makers from bits and pieces.